mabilis na internet connection speed LTE-A ay lulungsad na sa Pilipinas. Opisyal na inanunsyo ng Smart Telecommunications sa The Next Wave Party na ginanap sa Boracay ang kanilang paglunsad ng pinakamabilis na internet connection speed na maaaring maranasan ng mga Pilipino. Ito ay pinangalan ng LTE Advance o LTE-A na umaabot na higit kumulang na 250 Mbps ang bilis ng panibagong internet connection ng 3 beses ang katumbas ng pinakamabilis na LTE network. Nagsani puwersa ang Bow and Wow Philippines at ang Compassion and Responsibility for Animals, Welfare Philippines upang maglaan ng pondo para sa mga alagang hayop na walang tahanan. Kaya naman gaganapin ngayong araw na ito sa ganap na alas 5 ng hapon ang Wine and Dine Dinner for a Cause Benefit Dinner sa Robinson's Magnolia Garden sa lungsod ng Quezon. Ito na nga, kagaya ng sinabi ko bago tayo mag-break kanina, may mga kakasama tayo. Siya po isang BS Accountancy, Accountancy student from Adamson University, youth leader, youth or student leader, volunteer events host and events organizer. At ito, delegate siya ng ASEAN Youth Leaders Exchange and Action Program 2016, Filipino Youth Ambassador ASEAN Youth Leaders Exchange and Education noong 2015. Ayan, welcome po natin mga kasama si Miss and Nikki. Ayan, hi! Hello! Hi, good morning po. Ako rin nagsimula ako sa pagsali sa isang organization. Nagkaroon lang ng membership drive sa loob ng school. And then nakita ko itong isang org, yung Enactus. So parang ako, napaisip ako, ano bang meron dito sa org na to? So yun, nagpa-member ako. Tapos tinanong agad nila ako, gusto mo ba mag-junior officer? Wow, junior officer? So ayun, so ako naman, sige, oo, diba? Kasi sige, oo, senior agad, guys. Pinagsasabay yung mga ginagawa mo sa pag-aaral mo. Siyempre, medyo mahirap i-balance yan, di ba? So, ano kasi, estudyante tayo. Pag tayo estudyante, ang inuuna natin, yung studies natin. So, ako, isa akong student leader, youth leader. So, pag student leader, ano ba yung nauuna? Student muna, bago leader. So, syempre, unahin ko muna yung priorities ko sa pag-aaral. Usually, ang ginagawa ko dito, nag-aalat ako ng time. Kunwari, sa isang araw, meron akong 1 hour or 2 hours para magbasa. Para hindi ko nakakalimutan yung mga ginagawa ko. Para napaprioritize ko rin yung pag-aaral ko habang ginagawa ko itong youth leadership na ko. So yun, iisipin natin na, kasi ganito ko mag-isip, long term, gusto ko 10 years from now, sino ba si Nikki? Ano na iambag ko? Gusto ko lahat ng mga ginagawa ko may relevance. Dapat nag-iisip tayo ng long term, hindi short term. So ayun, gusto kong maging productive, tapos gusto ko na ako yung, I wanna be somebody na people will be proud of. Ang message ko sa kanila is, live a life of significance. So dapat lahat ng ginagawa mo, iniisip mo muna, magiging relevant ba to?